I saw in your investigation report that you validated the fact that he is involved in drugs. Saan niyo po ba nakuha yung information na yun? Because it is really very enlightening na patay na yung tao when he was included in the list of narco police. How will you explain this, Colonel? What I do not understand what kind of investigation you were able to come up with. It's a big puzzle to everybody, and I'm sure all the Filipino people watching nag-iisip, because yung sirkumstansya na kung saan kayong dalawa ni Colonel Garma ay nabanggit will lead to a conclusion na may kinalaman kayo. Kung ikaw man ang nagplano at gumawa at nag-utos kay Santi Mendoza, maaring merong nag-utos sa'yo na mas mataas pa kesa sa rango mo. Tama? Now, last, Mr. Chairman, Colonel Villela, do you have a dollar account? Yes, Your Honor. Are you willing to sign a waiver? Yes, Your Honor. But sa dollar, okay ka? Yes, Your Honor. Why? Why sa dollar, okay ka sa peso account? Ayaw mo mabigay? Wala naman po akong tinatago, Your Honor. Pati kasi hindi mo sinasagot yung tanong ko. Bakit sa dollar account, okay ka, pero sa peso account, ayaw mo magbigay? Ito ang pagkakataon nyo, kasi sinasabi nyo, di ba, na alam nyo na kasama sila sa high-value target. But hindi nyo alam the reality na wala pala sila talaga sa listahan at sinama lang sila sa listahan. Correct? Yes, Your Honor. So, do you want to kausapin yung may bahay o yung pamilya, mga anak, mga apo ni Wesley Baryoga? Humihingi po kami ng taus-pusong pamanhin sa pamilya. Kami po ay biktima rin. Na pagkakaakala namin kasama siya talaga sa war on drugs. Chairman, ako just a rejoinder lang po. Ito, last na lang po. Ito, now, with the interpolation, the question being raised by Chairman Akop and the rest of the members of this committee, medyo malinaw na po. And of course, the testimony that was given by the PDEA, na indeed, wala pong drugs, sinihingit na lang after the death of General, the late General Baryoga. Please take note of that, CIDG. Pag-take note po yan. Now, ito, Mr. Chairman, we know for the fact that Colonel Gamma is also class 97. And Colonel Giardo, during the time was the chief of police of Mandaluyong, was also her classmate. Class 97 din po. At usap-usapan sa loob ng PNP noon, alam nyo na itong 2006 na si Colonel Sante, the time Major Sante, ang involved dito sa pagpatay. Now, Mr. Chairman, Major Sante, last na lang to po. Ito, last na lang na tanong ko sa iyo. Kasi usap-usapan doon, with regards to the murder of General Baryoga, pag inoperate si General Baryoga, dapat hindi lumabas doon sa Mandaluyong, in which that is the AOR of General Colonel Grialdo the time. Is it correct? Yes, Your Honor. O, paki-state mo nga, sino ang nag-order at paano sinabi sa iyo na dapat huwag lumabas doon sa Mandaluyong ang implementation ng plano na yon? Kasabay po yan nung message na binigay yung inisyuhan na po nung umaga ng July 30, 2020. Inisyuhan nila ng sasakyan plus driver si Sir Wesley. Tapos kasama po yung binigay na dapat within Mandaluyong lang. Sinong nagbigay ng instruction within Mandaluyong lang? Si Colonel Leonardo po. Si Colonel Leonardo. Of course, Colonel Leonardo will deny it, but malinaw po na yung conspiracy between those persons mentioned in the affidavit and the testimony of Colonel Sante Mendoza, class 2006, at natunog yun, alam yun ng mga opisyal na Colonel Major Sante at the time is involved in this operation dahil doon sa STL na problema po. Yun lang po, Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Paduano.
So, ako clarification lang kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma. Colonel Garma, dun sa sinumpaang salaysay ni Santi, Colonel Santi Mendoza at saka ni Nelson Mariano, ay tinuturo ikaw. At kanina, nung natanong ka, you vehemently denied your participation. Tama ba yung pagkakadinig ko? Yes, yes, Mr. Chair. Okay. Now, din sa salaysay na sinumpaan ni Santi Mendoza at ni Nelson Mariano, binanggit din si Colonel Leonardo bilang isa sa mga, bilang siya ang nag-utos na i-execute itong si General Barayuga. And you likewise vehemently denied, correct? Yes, Mr. Chair. Okay. Kasi nagiging palaisipan sa tao ngayon, ikaw ay nag-deny. Ikaw ay nag-deny. Sino sino at ano ang motibo para patayin si General Barayuga? It's a big puzzle to everybody. And I'm sure all the Filipino people watching, nag-iisip. Because yung sirkumstansya na kung saan kayong dalawa ni Colonel Garma ay nabanggit will lead to a conclusion na may kinalaman kayo. Ngayon, dahil ganun ang konklusyon ng marami, Colonel Leonardo, kung ikaw man ang nagplano at gumawa at nag-utos kay Santi Mendoza, maaring merong nag-utos sa'yo na mas mataas pa kesa sa rango mo. Tama? Is that a correct assumption? Hindi ko po, I vehemently denied yung accusation po na yon. At wala akong inutusan, wala rin pong nag-utos sa akin, Mr. Chair. So talagang hindi mo inaamin ang iyong partisipasyon dito sa assassination kay General Barayuga? Yes, Mr. Chair. Ikaw naman, Colonel Garma, dinideny ni Colonel Leonardo, and I am also sure that you will deny your participation in this. But meron kayang mabigat na dahilan para sa iyong opinion, meron bang mabigat na dahilan para ipapatay si General Barayuga? Sa iyong opinion? Hindi rin po ako maka-speculate, Mr. Che, pero yung sinabi po kanina ni Chair Pinili po na it has something to do with the STL, I don't, or the Peryahan, I don't think so, Mr. Chair. You don't think so? I don't think so na yun ang rason or something. Kay kung allow niyo ako mag-explain, it's very long and you can dig into records, Mr. Chair, na it has nothing to do with STL. I'm sure of that. Or the Peryahan ng Bayan. If you dig into the records ng PSSO, documented po lahat yan. At hindi ako nag-i-insist. Nung nag-assume po ako, like yung Peryahan, Mr. Chair, there is already a Court of Appeals decision na status ko. May status quo ante order issued favoring PNB's operation. And there was already an existing board resolution approved by the board that they recognized the CA decision. So when I assume, Mr. Chair, tapos na. Recognized ni PSSO na mag-ooperate si Peryahan. That's how I understood the language of that sa board resolution. What I did is simply implemented it kasi tapos na po. And then, nung in-implement ko po, only sa area na sinasabi ng batas na status ko lang siya. So, in-implement ko lang po yun. Yun nga lang po, nakaroon din ng order sa office sa Malacanang na stop. So, I stopped. Okay, sige. Yun po yung nangyari doon. I did not insist anymore because there's an order already since you are under the office of the president. So what we did is we filed a case against Peryahan na po. Kasi wala naman ng operation. We challenged the CA decision. Mm-hmm. Yun po yung naka-record po lahat po yan. With regards to sinasabing corruption,
kailangan din magbigay po, tulad po ako, may mga requirement po na under me na hiningi ng NBI, which I submitted. Okay? And then po, meron din mga board resolutions na under the control of the board secretary. Ang iniimbestigahan po dyan ay hindi during my time. Ang iniimbestigahan po is before I assume na okay, mga waivers of STL. Sige, naintindihan na natin yun. Yun po yun, hindi po during my time. Oh, sige. Okay, naintindihan na natin yun. Kasi yun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, ay palaisipan no, sa taong bayan. Yes po, Mr. Chair. Dahil itong dalawang insidente na kung saan may namatay, ay parehas pangalan yung dalawa ni Colonel Leonardo ang palaging nababanggit. In fact, may mga naglakas loob na humarap dito sa komite at nagbigay ng sinumpaang salaysay na itinuturo kayong dalawa. Now, siyempre, nag-iisip ang mga tao ngayon, no? At tinatanong, hindi naman pwedeng kayong dalawa ang nag-isip kung totoong kayo ay may partisipasyon doon sa pagpatay sa tatlong Chinese at dito kay General Barayuga. Hindi naman nag-iisip ang taong bayan. Ano ang galit nyo sa mga ito na para ipapatay nyo ito kung kayo man ang nag-utos para patayin sila? Di ba? Ano yung inyong motibo? So, malaking palaisipan dahil ang tao nag-iisip na merong nag-utos sa inyo na mas malaki pa kesa sa inyo. Kaya hindi maaalis na isipin ng ating mga kababayan na itong ginawa ninyo, kung sakali na totoo kayo ay may partisipasyon dito, ay hindi dahil kagustuhan nyo lamang, kundi mayroon nag-utos sa inyo. And we will dig deeper and discover that later on. So, Mr. Chair, before the new topic, I think it is Chairman Fernandez. Now, last, Mr. Chairman, Colonel Villela. Yes, sir. Do you have a dollar account? Dollar account, yes or no? Yes, Your Honor. Are you willing to sign a waiver? Just for the dollar account, Your Honor? Yes, Your Honor. For the dollar account? Yes, Your Honor. Oh, can you give to this committee, to the committee secretary, your dollar account? Yes, Your Honor. And they come. How about peso account? I have also, Your Honor. Are you also willing? Pag may kaso po, Your Honor. Sorry? Kung may kaso na po ako, Your Honor, wala naman po. May kaso ko na ba? Wala po. Oh, so you're not willing? Pwede naman po. Oh. And ito na tanong nga, are you willing? No, Your Honor. No. Yes, Your Honor. But sa dollar, okay ka? Yes, Your Honor. Why? Why sa dollar, okay ka sa peso account? Ayaw mo mabigay? Wala naman po akong tinatago, Your Honor. Pati kasi... Ay, hindi mo sinasagot yung tanong ko. Bakit sa dollar account okay ka pero sa peso account ayaw mo magbigay? Yung mga negosyo kasi, Your Honor, masasali doon. Eh, masasali talaga yon kasi that will be a predicate crime if we'll file a case against you. Ganun din yon. Yes, Your Honor. So sa dollar account okay ka? Yes, Your Honor. Sa peso account ayaw mo? Just on record, ayaw mo? I'm willing, Your Honor. Oh, you're willing, so you can submit now to the COMSEC before the hearing ends today? Yes, Your Honor. Okay, COMSEC, can you get the dollar and peso account of lahat, ha? And prepare the waiver. And COMSEC, please prepare the waiver. Thank you, Mr. Chairman, that's all. Thank you. So, Congresswoman Jinky. Very quick, Mr. Chair. Few question for Colonel Grijaldo. Colonel, I saw your investigation report about the murder incident of Wesley Barayuga. Yes, ma'am. May I know, sino po bang mga inimbestigahan yung tao why you come up with a result of an investigation that indeed he's involved in drugs when in today's manifestation of Bidea, through the Honorable Akop, nung mapasama siya sa list, patay na siya. Where did you get that information that he is involved in drugs? Ma'am, on our investigation, ma'am, done by our investigating team, we have only two motives that time. It is a
work-related and personal grudge. I saw in your investigation report that you validated the fact that he is involved in drugs. It's with the committee. Just, I will check, Your Honor, because on July 30, when the incident happened, immediately thereafter, on July 31, we made, there was a order to have a SITG team that time. So, it is done by all law enforcement agency yung report po na ginader na namin, ma'am. Mr. Chair, I do not understand why Colonel Grijaldo will not be able to access that information with the PIDEA, considering that we belong to the government institution. You can do the validation with the PIDEA. As a matter of fact, I suppose that you validated this information also with PIDEG, no? E saan nyo po ba nakuha yung information na yon? Because it is really very enlightening na patay na yung tao when he was included in the list of narco police. How will you explain this, Colonel? What, I do not understand what kind of investigation you were able to come up with. Police po kayo, di po ba? Yes, ma'am. Kayo po ang head ng Mandaluyong? Yes, ma'am. Mandaluyong Police Station. Mandaluyong Police Station. And you have the rank of Colonel. And I understand, yes, you have mastered already the process of investigation. And by investigation, yes, you do not rely on one, two, or three persons only. You do a lot of validation with different sources. Do you agree to that? Yes, ma'am. Ay bakit po yung napakasimpleng information na si Wesley Barayuga ay napasama lang after his death, hindi nyo na-unfold? Ma'am, mayroon na pong SITG that time composed of CIDG, yung mga other units, ma'am. Ginagather namin lahat ng information. Then, nag-ano naman kami, ma'am. Pinupuntahan po namin yung any possible na makuhanan namin ng information If I may interrupt, Colonel, did you even mention in your investigation report that he was included after death? Did you include that? Ma'am, wala ho kami dun sa station, ma'am. Yung report namin, ma'am, iba, submitted namin dun sa district, ma'am. Mr. Chair, I just want to manifest that I lament that it seems to me that the investigation is a cover-up of what really transpired. And if I may request it with the committee, can we possibly look into the possible cover-up of this incident as clarified already during the interpellation of the Honorable Ako? Because if so, Mr. Chair, at the very least, we are seeing a case of obstruction of justice here against Colonel Grijaldo. I submit, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. Yes, we have subpoenaed the documents pertaining to the SITG report and CIDG report in the investigation of the death of General Barayuga. And with that, it will probably be clear to the committee as to how we will take the information and what recommendations we will make with respect to the Barayuga case, Your Honor. So last... It's a very, very short manifestation, Congressman Fernandez. Three questions lang kasi hindi ko sila natanong. Ano, I was out when they have delivered their affidavit. Ano, Mr. Santi Mendoza, no? anong magiging nyo by telling to this committee on what really transpired? I mean, it's kasi sa nakikita ko, it's all risk eh. Di ba? Sa paglabas nyo dito. Pwede naman kayong magtago na lang eh. Pwede na kayong hindi pumunta rito eh.
Anong naramdaman nyo? Ang feeling nyo ba, biktima kayo ng war on drugs or nagamit kayo? Basically, yun ang nasa loob nyo. Pero pwede naman kayong hindi na magpakita at hindi makialam eh. So, what pushes you to be in here and to tell us all? Your Honor, wala na pong mas noble pa sa pagsasabi ng katotohanan. Nelson? Gusto ko lang pong lumabas yung katotohanan. Alam niyo ba sa ginawa ninyo? Merong isang pamilya ngayon na nagdurusa, lumuluha, at nawala yung kanilang padre de pamilya na nagbibigay ng kabuhayan sa kanila. Yung asawa ni Wesley Barayuga. Alam niyo ba yung pamilya nila na hindi malaman kung sino ang tunay na pumatay? At ngayon na nakita nila na kayong dalawa ay kasama si Commissioner, kasama si GM. Masakit para sa kanila yon. Don't you think it's right na in front of all the people na humingi kayo ng tawad sa pamilya Barayuga being a victim of this war on drugs? I think you are also a victim of the war on drugs. And I think marami pa sa mga kapulisan ng katulad ninyo. At umaasa ako na sa committee hearing na to, yung ating mga kapulisan na nagamit sa war on drugs, encouraging them to also go out and try to tell their story. Siguro panahon na para humikay ng tawad sa mga taong nawala ng kapamilya. Sige, go ahead. Yes, Your Honor. Humihingi po kami ng taus-pusong sana po ay maunawaan yung aming kalagayan. Kami po ay humihingi ng taus-pusong kapatawaran sa pamilya Barayuga po. Yun lang po. Humihingi po kami ng taus-pusong pamanhin sa pamilya. Kami po ay biktima rin na pagkakaakala namin eh kasama siya talaga sa war on drugs. And you have to prepare yourself. Yes, dahil sir, you expose yourself to danger as well. But rest assured that the Quadcom and the government will be behind you. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Fernandez. Congressman Akop? I missed one thing a while ago, Mr. Chair. To satisfy my instinct, Colonel Mendoza, kung napanood mo yung video, unang pumutok kanan, di ba? Yes. Yes, Your Pero Honor. Hindi tumigil yung sasakyan. Tumigil lang nung hindi siya makaabante dahil may sasakyan doon sa harap nung binabaril na siya on the left hand. Tama? Yes, Your Honor. Kasama ba sa plano yung pag hindi siya makaabante? Eh kasi kung doon sa unang putok hindi siya fatally hit, makakadiretso. Your Honor. Hindi kasama? Hindi ko, wala po kasi ako doon sa buong pangyayari. Si Nelson. Ang pagkakaalam ko, parang hindi kasama yung nag-ipit. Hindi kasama. Accidentally lang. Thank you, Mr. Chair.